Ayan na, yan po yung ating huling unit. Tapos ito yung apat. Okay. Ito na po yung isang buhat. Isang buhat na ito. Kung gusto nyo, mag-order na lang po kayo. Yan po, isa, pagdating sa inyo, yan na yan lahat. Ito na yung kabuuan package ng unit natin. Pwede po siya sa kuryente, pwede siya sa battery, pwede siya sa solar. Yun po yung tinatawag nating 3-in-1. Yo, what's up mga kaduit? And welcome back dito sa ating YouTube channel. At ito na po yung ating mga pro-assembly for finishing touches na po yan. So, ito na. Bali, 5 unit pa lang po yung ating for assembly, yung 3 for cleaning pa. Ayan, pinatutuyo ko kasi kahapon, medyo makulimlim nung nagpintura tayo. Pero tuyo naman na po yan. So, mas pinapainitan pa natin para mas maganda yung pagkakatuyo. So, ito muna, dito muna tayo sa isa. For assembly tayo muna. Ayan na mga kruit, tapos na tayo sa isang unit. Ayan, nabantang ginito. Hindi ko na matandaan yung tangko kung alin na. Hindi ko na matandaan ang tangki noon. Tapos na isang unit natin mga ka-do it.
Oh, ayan na. Tapos na po yan. For ship out na lang yan. Kung ipapaship natin, kung maguguyong ipapaship natin ngayong araw. Lagay natin yung kanyang controller para isang set na talaga. So yung controller natin ay detachable. Ayan, sa mga tropa natin dyan, mga nanonood, maraming salamat sa inyo. Ito, kagandahan po nito, detachable ang controller. Pwede nyo tanggalin after nyo magluto. Nidikit nyo lang dyan sa ilalim. Tapos ilagay nyo. See, diba? Napaka-forma. Ano po bang hahanapin natin? Ito na yung controller nya. Pwede nyo yung tanggalin after nyo magluto kung para hindi siya maulanan. Kung sa labas nyo ilalagay. Pero kung ganito naman ganda yung unit nyo, aba, magpapahayaan nyo sa ulanan yan. Siyempre, mahalin nyo para mas matagal. Siyempre, pag minamahal, lalong nagtatagal yan eh. Pag hindi mo minahal, ay iiwanan kang mabilis yan. Para yung jowa mo dati. Oh no! Hindi mo kasi minahal eh, kaya iniwanan ka agad. Okay, meron na tayong isang unit. Oh, imahin nyo na to. Pwede nyo na bitbitin. Ganyan lang kalit, pang household lang po talaga itong design namin. Marami po nag-inquire sa amin na ano, pang business. Ibang usapan na po pag pang business, siyempre. Pag pang household, gusto natin makatulong din tayo sa mga tropa natin, mga kababayan natin. Kung pang business na ang usapan, iba na yun eh, ibang usapan na yun eh, pang kitaan na yun eh. Siyempre, kung gusto nila ng malaking unit, iba na yung presyo. Kasi pagka pang negosyo, malaking unit. Pero ito, pwede rin nyo naman itong gamitin pang negosyo eh. Nasa sa inyo na yun, pag binili nyo sa amin at kahit saan nyo gamitin yan, kayo na ang bahala. So, tapos ito, flip top pa po ito, pwedeng nyo linisin, mabilis po siyang linisin. Wala po tayo sa Kiapuan, nandito kami sa sa Dimotote. Ayan. Parang ganito kasi yung sa Kiapo eh, no? Yung mga nag-explain sa Kiapo. Ayan ito, pag po maglilinis kayo, ayun lang. Medyo matigas. So, pag maglilinis po kayo, ito kasi medyo nahigpitan ko lang eh. Pwede nyo po itong kamayin lang, medyo nahigpitan ko lang po siya. Oo. Ayan, pwede nyo po siyang kamayin, tapos pag maglilinis kayo, meron tayong cleaning tool na kasama. Libre na po ito. At saka isang stick. Pansundot pag nagpapaliyab kayo. Papadihas. Ayan po. Pagka maglilinis kayo ito, sama nyo na rin linisin. Kutkutin nyo ng toothbrush na may gaas. Yung naman pong pinagamitan nyo na gaas, pwede nyo gamitin yung pampadihas sa sunod. Wala pong tapon. Lahat po nang gagamitin nyo dito, reusable. Ayan po. Pwede nyo linisin yan. Gamit ito, kakayurin nyo lang siya. Siyempre, ang loob dito mag-aaroon ng dumi dahil yung pinangpapadingas nating papel or tela, may iwan yung pinaka-abo nun sa loob. Kaya kailangan maglinis po tayo once a week. And then, yung pong mga butas nito, sa sobrang tagal, nagkakaroon ng karbon, nagkakaroon ng uling, kailangan nyo pong sundutin yung mga butas. So, sundutin nyo yung alambre para ma-refresh siya. Yan, pagka po humina, yung oil extractor niya nagkakaroon ng bara. Kaya sundutin nyo lang. Pagka natanggal na yung bara, yung lalakas na ulit yung ako niya. Okay, meron na tayong isang unit. Ito na yung isang set niya, oh. Isang buhat na yan. Ito yung cleaning tool. Tapos, ito yung kanyang double purpose power supply na charger. Kasi kaya po ganito yung design ko para double purpose siya. Pwede nyo siyang gamitin sa kuryente. At kung gagamit naman kayo ng battery, eto meron tayong kasama din na assembly na wire. Kiklip nyo lang to sa battery. May kasama na siyang clip. Sasaksak nyo lang siya dito.
At pwede nyo siyang gamitin sa lahat ng 12 volts na battery. Yung pang motor, pwedeng-pwede po. Yung isang charge ng motor, maghapon yung gagamitin, hindi po malulubat. Basta ang luto nyo, umaga tanghali, hapon na yung pang-kain lang. Tapos, ito naman po, kung halimbawa mo, gumamit kayo ng battery sa gabi, gusto nyo kinabukasan, gagamitin nyo ulit, pwede nyo i-charge kasi ito pwedeng pan-charge. Ito, positive-negative lang ito. Ikiklip nyo lang doon sa battery nyo. Ito po yung naisip ko eh. Kasi kung bibigyan ko kayo ng power supply lang, tapos connector ng battery, kung wala naman kayong charger, paano yung magagamit yung battery sa sunod, di ba? Kaya medyo advanced thinking tayo para functionable po lahat, hindi yung basta lang tayo makabenta. Di ba? So medyo marami na rin pong unit na nabenta natin. Kaya medyo nakabisado na natin yung technique. Okay, ito na po yung isang buhat. Isang buhat na ito. Kung gusto nyo, mag-order na lang po kayo. Yan po, isa, pagdating sa inyo, yan na yan lahat. Ito na yung kabuuang package ng unit natin. Pwede po siya sa kuryente, pwede siya sa battery, pwede siya sa solar. Yun po yung tinatawag nating 3-in-1. Kaya po, tinawag natin siyang 3-in-1. Okay, medyo pinagpapawisan ang inyong lingkod. Okay, may one na unit na tayo. Next tayo sa kasunod na unit. Thank you.
Okay, pangatlong unit po natin, tapos na. Yung stove frame na lang po ilalagay natin. Tapos na po. Ang sinil. Tulog. Okay, tapos na tayo mga kadit, pang apat na unit natin. Last unit ang ating kasunod.
40 kay Petsol. Okay, tapos na tayo mga kapit sa panglimang unit. Stove frame na lang ang ating ilalagay dyan at tapos na po, papackaging na po natin yan. Kaya na, yan po yung ating huling unit. Tapos ito yung apat. Okay, mamaya ulit.